Taliwas na nakasaad sa police blotter, nagdesisyon na raw ngayon si Cornejo na kasuhan ng TV host. Itinanggi rin niyang sinetap lang nila ang at kinikilan si Navarro. Narito ang report. Iginiit ni Denise, walang katotohanan ng mga paratang laban sa kanya ni Vong. Siya raw ang tunay na biktima at handa siyang lumaban para sa hustisya. Hindi ko kailangan umiyak, hingi ng simpatya ng maraming tao para maawa sa akin. Kung meron mang biktima dito at inosente, ako yon, wala nang iba. Model at stylist si Denise. Aniya, nagkakilala raw sila ni Vong sa isang shop ng sapatos. Naging magkaibigan sila pero hindi magkarelasyon. Kuya lang daw ang turing niya sa aktor. Ilang beses daw siyang niyayaya ni Vong na lumabas pero hindi raw siya pumapayag. Noong January 17, nagdesisyon raw siyang kitain ang aktor. Sa palitan nila ng mensahe, tila ayaw ng dalaga na papasukin sa condo unit ang aktor. Pero kalaunan, pumayag rin siya dahil may parating naman daw siyang ibang kaibigan. Nakita kami noong January 17 pero wala pong nangyari. Umuto po siya dahil kaibigan ko po siya, pinayagan ko po siya. Tapos, nag-usap kami, kwentuhan, at alam niya, at alam ko na may papunta rin po akong kaibigan na pupunta din sa condo ko. Noong gabi ng January 22, nagsabi raw si Vong na maghahati dito ng pagkain sa condo unit ng dalaga. Pumayag si Denise dahil alam niyang parating na rin ang mga kaibigan niyang sina Bernice at Cedric Lee. May lakad raw kasi sila noong gabing iyon. Nang pumasok si Vong, maayos pa raw itong nakipag-usap. Kasi ano siya eh, parang yung companionship, parang di ba po, komedyante, parang makulit lang. So ako naman po, dahil parang trato kong kapatid sa kanya, parang kuya. So yung parang nahawak-hawakan ako sa buhok, ganun po. Tapos bigla na lang sabi ko, ayoko yan, hindi ayoko ng ganyan kasi nakakaramdam na ako. Ayon sa police blotter na kapwa pinirmahan ni na Denise at Vong, sinabunutan daw ni Vong si Denise at pilit raw na hinubad ang shorts ng dalaga. Pero nanlaban ito. Iniga niya po ako, tapos po, yun, pinaghihilan niya ako, nakalmot, may mga kalmot nga po ako. Tapos biglang inubad niya po yung pants niya. Tapos yun, opo, inubad niya po yung pants, tapos pinipilit niya po. Hindi natuloy ang tangkang panggagahasa dahil dumating ang mga kaibigan niyang sina Cedric Lee na aktuhan nila ang ginagawang panghahalay umano ni Vong Navarro. Hindi na nakita ni Denise ang pambubugbog kay Vong. Nagkita na lang daw silang muli sa police station at may nakuha raw na sex pills sa bulsa ng aktor. Ni-report po namin kung ano ang nangyari, so may mga police naman po doon. So, yun po, hindi ko naman po alam yung mga sex pills or yung mga tablet-tablet. Hindi ko rin nga po alam yun eh. Saan nila nakuha yun? Sa bulsa po niya mismo. Itinanggi ng kampo ni Denise na set up ang buong pangyayari. Napakagaling naman po namin kung ma-set up po yung ganun. Tsaka kung ma-set up po namin yun, eh alam ko pong, ba't napaka-impluensya niyang tao eh. Kakalat at kalat din yan. Sino bang sinira namin? Pangalan namin, reputasyon namin. Bakit ko pa siya dadalhin sa police station? Kung tutusin, pwede nga ako nandun. Pwede naman niya hindi pirman. Bakit niya pinirman? Bakit siya sorry na sorry sa akin? Tsaka, doon pwede siya sumaklolo. Eh, ba't hindi ginawa yun? Wala rin daw silang balak na manghut-hut ng pera. Katunayan, si Vong Pangaraw ang nag-alok ng pera bilang kabayaran sa mga nasira sa condo unit ng dalaga. Ilang ulit rin daw itong humingi ng tawad at nakiusap na huwag nang ilabas sa publiko ang pangyayari alang-alang sa kanyang pamilya at sa kanyang career. Bilang dating magkaibigan, pumayag si Denise na huwag nang magsampa ng kaso at pinatawad na lang ang aktor. Ayoko na rin malagay pa sa ganitong, you know, kumalat or ganito. So, pinatawad ko po siya. Binigyan ko siya ng pagkakataon. Bago po. Pero nagbago na ngayon ang damdami ng dalaga. Matapos lumabas sa media si Vong Navarro, desidido nang lumaban si Denise at magsampa ng kaso laban kay Navarro anumang araw mula ngayon. Pero ngayon, magpa-file ka na ba ng kaso laban sa kanya? Opo, magpa-file po ako ng case dahil unang-una, pinangalanan po ako na nalaman ko lang po sa mga kaibigan ko at na may history din po, nag-text din po sa akin yung mga random people na nagsabi, nagpapasalamat po sa akin dahil isa din po, mga minanyak din po ni Molestia, yung po ni, ano, ni Vong. Ito lang masasabi ko sa'yo, if you want justice,
I will give you the real justice. Nilinaw rin ni Denise na wala siyang kinalaman kay GMA Network Chairman and CEO Felipe L. Gozon na nakitang may litrato sa kanyang Instagram account. Nagkataon lang daw na nagpakuha siya ng litrato noon sa isang event kasama ang kanyang lolo na dating taga GMA. I apologize that Attorney Gozon na nalagay po yung pangalan niyo dito dahil wala naman po akong, hindi ko po makokontrol ang mga tao na gustong sumira. God will bless me.